sa ilang taon, guys, na hindi dumadaan yung bagyo dito sa amin. Siguro grade 4 pa ako noon nung lumakas din yung bagyo dito. Ngayon lang umulit. O hindi lang ako sure, guys, kasi hindi naman ako nag-stay dito. Pero parang ngayon lang, guys, ulit. Yan, guys. Nag-ano po yung lahat nadaanan na hangin. Yung ano po, yung kuryente. Yan, ang sabi, nagtumbahan. Yung bahay ng kapatid ko, natumba yung puno doon sa taas. Yan, guys. Dito is naluka po yung ano, yung puno ng mangga. Na ang tagal-tagal na yan na mangga. Yan, guys. Tsaka yung doon, palubat na rin ang ano ko, yung sipit ko. Kaya, at sabi nila mga 5 days pa daw bago mabalik yung kuryente, kasi ang dami na pinsala po na natumba yung ano yun, guys, kasi nababaan kami. Buti na nandun nung kagabi po, guys, na ano, nang hindi ako makapakali, 11 p.m. nag ano ako, labas ako kasi itiningnan ko po yung mga ang kapatid ko, tapos yung check ko po yung ano, yung labas, yan po. Tapos doon na sila natulog sa amin, yung dalawa kong ang kapatid ko at saka yung sister-in-law ko. Saka, yun, kinuha ko sila doon, natulog sa amin kasi safe yung, medyo safe yung bahay namin, safe yung bahay namin. Kaya, guys, yan ang nangyari sa bagyong Odette. Ngayon, guys, is 6 p.m. Friday. Dito ako sa taas, guys, and check ako dito sa taas. Yan, natumba din ang puno ng mangga, kaya na-damage yung bahay ng lola ko. Pero yung lola ko, guys, is wala na. Yung kuya ko dyan nakatira. Yan, guys. Thank you.
guys, nag-ikot po ako dito sa ano, sa bukid namin. Grabe guys, oh, na nagkaratumba na yung kawayan. Mayroon pa doon yung sa amin po, hindi na ano ang lubi, pero doon guys na, ang mga punong kahoy dyan halos na ano, natumba ang doon sa amin, na hindi yan makita yung mga dumadaan sa kalsada, na ang tubo nga may natira dyan, pos-pos ng hangin, grabe, parang ginutay-gutay. Yun po ang Jimelina, ay ang mahugan po namin, yung saging natumba. Yan, natumba po yung mahugan eh. Buti po yung lupi, matibay. Kaano siguro talaga yung puno niya, nakadikit ang mahogani po. Naluka talaga yung puno, pati yung sa kabila doon. Yan. Na ano lang pala yung puno ng mahogani. Yan. Buti po yung saging hindi na tumba. Ay, ang at ang lubi dito. Yan, matibay po yung lubi dito. Kasi, pag ganun po yung hangin. Puno dyan sa loob. Nagkaratumba. Tsaka yung mahogani nga. Tanim pa po to ng kuya kong namatay. Natumba na din. Yan, guys. Kaya may taniman dito. Sobra ng init yan guys, papasarahin na lang, sinatumba na siya, wala na tayong magagawa. Yan, ang mahugan nito kasi guys, hindi siya pala ganun ko ano, at sobrang hangin, ang lakas-lakas, tsaka yung mga saging dito, wala na, natumba na. Yan. Tsaka yung puno na ano namin. Dahil na guys. Yan na. Tumibang na po.